ang taon na. Kung di ba kayo magtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan na nangyansang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Tanguna. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kabayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito na nga mga kababayan, ang malapit na palapit na po na pagbabalik ng Hawaii 2.0 kung saan po ang mga taga roon ay wini-welcome na po. Mukhang nakahanda na po ang Hawaiian dance dyan po sa Hawaii, mga kababayan, sapagkat mayroon po tayong makikitang post dito, no, na ang atin pong mga kasandaluhan, ito nga po, mukhang kayo na po ang tumingin, mga kababayan, kung ano po ang ibig sabihin nito. Samantala, ano ho, kahapon lang ay talaga naman nagpasabog na ito si Maharlika patungkol nga po dito sa authentication ng Polvo video na to. At ito nga po ay ibinalik na po ng Mita or ng Facebook. So ayon nga dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles ay mukhang may kalayaan na po yata tayo na pwede na po ito, no, atin pong ma-share. Bagamat mamaya, no, ipapakita ko po sa inyo. At mayroon po tayong nakitang mga post dito po sa social media. Ang mga kasundaluhan ay talagang lalo parte dyan sa Samar kung saan dyan po na persona non grata ito nga pong si Torres. Si Tore pala, sorry. Ay ito nga po, mga kababayan, nagpahayag, oh, mukhang nakahanda pong magsuporta para magbigay ng security para dito sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At iba pa, napakarami po ang dapat natin talakayin. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot nyo po yung maliit na bell or yung notification bell all para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Pakilike na rin at pakishare kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa inyo, kaibigan. Ngayon-ngayon lang ay nag-live po itong si Attorney Trixie Cruz Angeles at mayroon nga po siyang ganitong sinasabi sa kanyang video, no, na patungkol po dito sa mga sinasabi nila. Diba dati yung magla-like or mag-share nito pong Polvoron video ay mukhang parurusahan yata or kakalawitin at idedemanda nitong administrasyon. Ngunit ito naman pong si Maharlika na siya po yung nagpakalat o siya po yung unang naglabas nito ay hinahamon nga po niya itong administrasyon para kasuhan siya. Subalit, datapwat, mukhang ayaw po siyang kasuhan, natatakot ba sa kanya dahil nasa ibang bansa? O, yun po ang ating mga katanungan dito, mga kababayan. So, dahil po, medyo narinig po natin dito, ngayon lang kay Attorney Trixie Cruz Angeles, ay maaari natin ipapanood sa inyo itong video na ito. Ito po yun, no, yung video na yan, no. O, panoorin nyo muna konti, mga kababayan. Ayan, no. Sabi nga dito sa caption, re-upload United States of America forensic expert willing to witness that the video is really bangag. Sabi dito, ha? Ayan, mga kababayan. At sabi pa nga dito, mukhang expert na expert daw, no? Oh. Tingnan nyo po, ha, mga kapapayan. Putol-putol ko lang po dahil sa music. Tingnan nyo po yan, ha? Oh, ayan na, oh. Hmm. Tingnan po ninyo, mga kababayan, ng maigi. Oh, ayan, no, mga kababayan, tingnan nyo po. Oh, tumingala sa langit. Gikumot ang papel. Nangisog. Ayan, mga kababayan. Ha? Yan po yon. At ang basehan po natin dito ay ito naman po ang sinasabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles patungkol po dyan sa sinasabi, no, na bawal at pinapatanggal nga po yan noon. Pero binalik po yan ng Facebook at ni Mita. Panoorin po natin si Attorney Trixie Cruz Angeles.
Sabi ni Ika, movie clip. Ano masasabi niyo sa maraming nagsusulputan na vlogger na nakikisabay sa mga issue? Uy, malaya naman ang lahat. Ng gobyerno sa Duterte at pagtatanggal ng fake daw yung... Ayan, mga kababayan, ha? Malaya naman ang lahat, sabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles, no? Tungkol sa mga vlogger na mga nagsusulputan ngayon. O ano pa? Polvoronic video at walang silbi yung authentication. Okay, yung mga ganun po, talo na po yung ganyang klaseng naratiba kasi ina... Talo na daw po ang ganung klaseng naratiba ayon dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Kung sasabihin mo yun na bawal po or kaya fake yan at wala na po yung silbi yung authenticado ng video na yan. Inaalaw na po. Inaalaw na po ni Facebook ayon dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Appeal po yan at inaalaw na po ng Meta yung video na yun. Bukod pa dyan, nakita ko po mismo na certified talaga ang video na yan. Mismo daw po si Attorney Trixie Cruz Angeles ang nakakita na authenticado po yung video na yan. Several times over. So, pero malaya naman ang kahit sino na maging vlogger, na magsalita at magpahayag kasi garantisado yan ng ating saligang batas. Kita nyo na ha. Sa mga bangag, mga tambaluslos na gusto lang sila lang ang nagsasalita, no? Ayan, lahat po ng mga vlogger ay malaya po magsalita. So kung mali-mali yung sinasabi nila, may mga fake silang sinasabi, malaya din po tayong tutunan. Hindi po ako sasatanggal ng mga vloggers or ng mga media simply because we don't like what they're saying. Tayo, fair tayo. Sila nga pinapatanggal nila tayo, pero tayo hindi because we know that in the interests of the greater good, kailangan marami po talagang vloggers. Malalaman naman ng mga tao eh. They can distinguish. So pag mali-mali o masyadong biased yung mga yon o nakikita natin na peke yung nilalabas nilang impormasyon, di rin naman po sila tatangkilikin. Diba? Tama nga naman si Attorney Trixie Cruz Angeles. Aba, sino ba naman ang napaka-ingot ka na lang din talaga at aang-angan ka kung naniniwala ka pa na alam mo naman fake news ang isang vlogger, di ba? So, wag mo naman din from that premise, no? Wag mo naman sabihin na lahat ng nakikinig talagang ganun, ano? At syempre, hindi mo naman kilala lahat ng mga nakikinig doon sa vlogger na 'yon. Mukhang malay mo, marami rin naman ang matatalino diyan sa mga followers, di ba? Sabi ni Adonis, ma'am, dapat din sana na Sir Dim magpahayag din dito sa SOCMED. Sinong Dim? Sa nangyayari sa bansang Pilipinas, di ko na kasi siya naririnig. Comment lang po. Sino si Dim? Okay. So, yun nga po ang sinasabi dito ni Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kababayan. Ano ho? So, ito nga po, no? Yung patungkol dito sa video na to, ay pinatatanggal na po ito noon, ano? Pero ibinalik po ito ni Meta. At ito nga po, nagkaroon na po ng confirmation. At ayon nga po kay Maharlika, ito daw po ay willing ang forensic ng Amerika, yung expert doon, no? Na nagsuri ng video na to, na mag-testify, no? Dito sa videong ito. Ayan, mga kababayan, kita nyo naman, ha? So, dahil kaya dito, kaya ito po ang ating mga men in uniform ay nagkakaroon na po ng talagang matibay na mga basihan para magparamdam na po, no? Kung ano po talaga ang kanilang stand pagdating po dito. Tingnan niyo po ito, mayroon po ritong nakita tayong post dito sa social media. Ayan, no? Sabi dito, Northern Samar, hindi ko makano eh, the Northern Samar Volunteer Mag-Security kay VP Sara Duterte. Ayan po mga kababayan ng Philippine Army ano sa Northern Samar. At mukhang magsusupport po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Mukhang may mga nakauma nga po, di ba, na itong si Vice President Sara Duterte ay kanilang gusto pong ano, i-impeach. Pero bago siguro yan mangyari, no? Na i-impeach nila si Vice President Inday Sara, baka sila maunang ma-impeach, mga kababayan.
sa pamamagitan ng people power at ito po ay ang pobya ng mga nakaraang pangulo. Kita nyo naman to mga kababayan, ano ho? Ito po ay atin lang pong nakita at napulot po dito sa mga social media, ano ho? Kung ano man po ang buong katotohanan sa likod ng mga video at mga nakikita po natin sa social media, ay mananatili po yan mga maaari nating katanungan pa at nag-ano pa po yan ng mga revelasyon. Ayan po si Ariel Kerubin, mga kababayan. Ayan, no, mga kababayan. Northern Samar daw po, no? At bukod dyan, mga kababayan, mayroon pa po tayong nakitang post naman po ng isang General De Leon. Ito po yon, no? Papakita ko sa inyo. Ayan, anong sabi? Oh. Oy, Hawaiian dance pala ito, mga kababayan. Hawaiian dance, okay. Oh. Sino kaya ang bagay dito magpunta? Dito na lang kaya siya sumayaw. Tingnan nyo ang post dito ni Orlando E. De Leon. Ayan po. Oh. Ito po ang caption niya. Bon voyage, no? BBM and Lisa, for your entertainment, please bring along Risa and Sunny. Midway in the Pacific. Drop March for the Sharks. You'd surely like the white powdery sand of Hawaii, just like your white powdery substance. By the way, your plane is called C-130. Ayan po mga kababayan ang sinasabi dito sa post, no? At isama mo raw si Sunny. Midway in the Pacific, drop March for the Shark. Sama daw si Risa. Nako mga kababayan, ano kaya ang ibig sabihin nitong post ni General E. De Leon? Ayo, ano po ba ang inyong taya dito sa sinasabi ni General E. De Leon, Orlando De Leon, mga kababayan? So, nakikita na po natin dito ngayon, mukhang papalapit na po ang My Way, no? My Way ba to? Ayun, tama, sakto po pala mga kababayan. Lilipad pala ito, tamang-tama, no? Oh. Tama-tama, kasi sabi nga rito ni General De Leon, di ba? Boom voyage, di ba? Ay, kailangan, ano, aeroplano din, ayun, no? By the way, your plane is called C-130. Tama. Oh, tapos ito na, yung mga kay BP Sara. Sige. Tapos ito naman ngayon, yan. Oh. Pinayagan na po ni Mita itong video na to, kung kaya't ayan po mga kababayan ay muli po itong tatabo at magti-trending na video na ito. At ano kaya ang magiging kasagutan na naman ng palasyo patungkol dito? Another papresko na naman kaya mga kababayan? At ito kaya ay pangungunahan na naman ni Abalos na taga Mandaluyong sa loob ng Mandaluyong? Abangan po natin mga kababayan kung ano po ang reaksyon ng mga Alipores. At titingnan po natin kung hanggang saan po magpa-fly high ang bidyong ito. Nakatulad po ng napapanood ninyo ngayon mga kababayan. Swabing swabe po ang pagtingala. Kayo na po ang humusga kung maayos po ba ang kanyang pagtingala. So ayan po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi sa video ngayon? At pakikomment nyo na lang po sa baba ang inyong pong mga
Maraming maraming salamat. Muli ito si BMR Channel. Pansamantala, magpapaalam at magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Kung galit ka sa droga, ano pang hinintay mo? Magbantag ka. At syempre, Pilipinas, as always. Bye-bye po!